Sing unto God, sing praises to his name, extol the end that rideth upon the heavens by his name, and rejoice before him. Okay, sabay-sabay po tayo. Ready, go. Father of the fatherless and the judge of the widows is God in His holy habitation. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Muli, kayo po yung mag-aaral nito. Maraming salamat po sa mga tatay at kayo po mismo ay tatay sa langit. We pray na kayo po mag-abas-bas, kayo po mag-ingat sa aming ganoon, kayo po magtuturo. Handaan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, makinig, makaunawa sa aming mga mamarinig na mensahe, yung salita, Panginoon, pagbubulay-bulay, pag-aaral, mga insight, Lord, dahil sa inyong mga salita, bakit ganito, bakit ganyan. We pray na kayo po yung magagabay sa amin, especially mga batang ito, Lord. Maraming salamat sa kanilang presence. Kundi sa amin po, Lord, na nagtatapat dito. Ilang taon na rin po kami, so we pray na kayo po lagi ang aming nasa isip, sa puso, kayo po mag-gagabay sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Morning po. Morning. So, Happy Father's Day. Binati niyo ba yung mga tapay, kapa niyo? Ha? Binati niyo ba? Mamaya, ha? So, sige. So, ang title po nito is A Father of the Fatherless. So, sino dito may tatay? Lahat naman tayo may tatay, di ba? Pero dito sabi, fatherless. Sinabing fatherless, walang tatay. Anong sabihin nung paano nangyari yun? Lahat tayo may tatay. Kaso nga, ngayon na pag-aaral natin. Kasi sa panahon, kahit ngayon po, no? Sino po yung wala ng tatay? Eh, mga nasa edad na kasi, no? Kaya may tatay pa kayo lahat. Na? Yung iba kasi, umanaw na. Ganun din po sa Bible. Sinurvey ko lang po itong Bible. Tinignan ko ilang beses na banggit yung fatherless. Actually, marami yung nabilang ko na lang yung title talaga, The Fatherless. Yan po ay binanggit ng 39 times sa buong Bible. Isang beses lang sa New Testament. Pero napansin ko rin, madalas ay kasama niya yung widow. Napansin nyo kanina, a father of the fatherless and a judge of the widow. 23 times doon sa 39 na binanggit ko, laging kasama yung widow ng fatherless. Bakit? So may kinalaman po yan, obviously. So ano bang pareho sa widow tsaka sa fatherless? Ano yung widow? Nawala ng asawa. Eh syempre may anak sila. So kung yung babae, widow, ano yung anak? Fatherless. Diba kaya magkasama yan? So napansin natin, ang madalas na representation ng Bible sa fatherless, hindi po maganda. Sabi dito, madalas sila ay helpless or mahirap. Kasi kaya naman yung tatay ang naghanap buhay, normally, pag nawala yung tatay, paano na? Diba? So, imagine nyo ba yung sarili nyo maging fatherless? Imagine nyo sandali, pero wag nyo i-wish. So, napakahirap. Imagine yung tatay nyo ngayon, nawala. Kayo mga bata especially. Ang hirap, di ba? Stephen, imagine mo ba? Nawala si tatay, anong gagawin mo? Wala ko na kasi. Natawa ka pa? Ganun ba yun? Hirap yun. Peter, imagine mo wala si tatay? Anong gagawin mo? Wala na. Tuloy lang ang buhay. Kaso, mahirap, di ba? Ngayon, dinitig advantage yung mamaya, may pagkain. Bukas, may pagkain. May bahay tayo. May kuryente. Aircon pa. Masakyan. Diba? Si Lia, tumata ba? No? Marami siguro ng pagkain sa bahay. Kailangan magkakapatid? Ano? Dalawa. Pang ilang ka? Panganay. Okay. Ilang taon yung kapatid mo? 2 years old. Layo. Ikaw, 10? 12? Magka-12 na. Okay. So, imagine nyo ba, mga bata? Wala kayong tatay. Imagine nyo, isang beses. Ngayon lang. Ako, nang gagawin ko, nakakaawa kayo, di ba? Ang hirap. Kaya sa Bible, isa-isa po natin to para maintindihan natin.
Kasi mamaya may mensahe tayo. So, number one, nakita ko po, so, 8 beses sinabi sa Bible na parang pag fatherless ka, parang ang hirap mo, wala kang pagkain, wala kang damit. Kasi nga, sinong bibili niyan? Bagi ngayon, maraming ukay-ukay ngayon eh. Paano yung pagkain? Lagi kailangan yan. Diba sabi sa Deuteronomy 10:18, He doth execute the judgment of the fatherless and widow and loveth the stranger in giving him food and raiment. Bakit kailangan bigyan yung mga ulila? Kasi kulang sila dyan, wala silang pagkain. Sabi din sa Deuteronomy 19:29, And the Levite, because he had no part nor inheritance with thee, and the stranger, and the fatherless, and the widow, which are within thy gate, shall come, and shall eat, and be satisfied, that the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hand, which thou doest. Sinasabi sa mga Israelite, na huwag nyo kakalimutan yung mga widow, yung mga fatherless. Na huwag nyo kakalimutan, kawawa naman sila. Wala silang mga kain. Kaya huwag nyo silang kalimutan. Pati yung Levite kasi, yung Levite, dumiyano naman sila pagkakitaan. Wala silang sarili lupa na malaki, katulad ng mga kapatid nila. And then sabi sa Deuteronomy 24:19, When thou cuttest down thine harvest in the field, and hast forgotten a sheep in the field. Okay? Ito yung nag-aani. Pag nakalimutan mo, meron tayo na iwanang tatlong ano dun ha. Anong tawag dun? Tamalig na sa isip ko eh. Ano yung sheep? Tali. Isang tali ng bigas, ng corn, bugkos. Yan, salamat. Pag nakalimutan mo daw, sabi ng Diyos, sa kanilang batas ha, Thou shalt not go again to fetch it. It shall be for a stranger, for the fatherless, and for the widow. But the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hand. So, ibig sabihin, may barya-barya na sa'yo yun eh. Kung sa mga umaani, mayroong pananim, sino yung tatanim dito? Ang tanim ba kayo? Ang tanim mo? Ha? Kalamansi? Mayroon kami dyan eh. Ang tatanim daw si nanay. Sa Lazada nga, mayroon mga seeds eh. So, kaya dyan sa pag naayos yung ano na, tatanim din kami. Kasi kalamansi, kamatis, kailangan lagi yan eh. Buti dito, maraming mukuha pa kayo dito ng mga ano? Talbos. Yung ano? Malunggay, di ba? Sabi niya, pag ikaw may-ari ka ng isang field, sabihin, 2 hectares, malaki yung kikitain mo, di ba? Hindi mo kayang kainin lahat yun. Kaya sinasabi dito, pabayaan mo na yung mga nakalimutan, yung konti dyan, hindi ko na mabasahin lahat kasi pare-pareho lang naman. Yung mga kawawa naman yung mga fatherless. Okay, kaya ibigay na natin yan. So sa atin, modern na ngayon. Misa, may mga tip, di ba? O, tip na namin yun sa'yo. Pangalawa, yung mga fatherless ay vulnerable to misjudgment. Ibig sabihin, madalas silang kawawa sa judgment. Okay. Yung mga taga subdivision 1, subdivision 2, ganito ang ano nila, mayroon silang ano. Ano ba yan? SAP, ano yan? Ayuda. Tingnan natin dito. Deuteronomy 24:17, Thou shalt not pervert the judgment of the stranger, nor of the fatherless, nor take a widow's raiment to pledge. Sa Tagalog, pag yung mga nangutang tong mga to, okay? Tapos may collateral pa. Ang collateral mo, yung wala na siyang ibang isusot, yun na lang. Tapos, hindi ka nagbayad, akin na yung ano mo. Kawawa naman, di ba? So, pansinin nyo ulit yung stranger widow kasama ng fatherless. Nasa Isaiah 1:23, Princes are rebellious and companions of thieves. Everyone loveth gifts and followeth after rewards. They judge not the fatherless, neither that the cause of the widow come unto them. Pag ikaw ay may position sa gobyerno, mapera ka eh. Madalas ha. Sabi dito, kaya yung kay Isaiah, yung mga Israelites, ito yung time na sila ay rebellious. Ibig sabihin, hindi nila ginagawa yung dapat nilang gawin. Isa to sa mga ginawa nila. Pinabayaan nila yung mga fatherless. Ba't ganun? Kasi nga, wala naman silang representation eh. Sino ba yan? Mga batang paslit na yan. Walang tatay. Sino ba yan?
Diba? Kawawa yung walang tatay. Amen? Amen. Jeremiah 5:28, they are waxen fat, they shine, yea, they overpass the deeds of the wicked, they judge not the cause of the fatherless, yet they prosper, and the light of the needy they do not judge. So ganun din, isa sa mga tinuturing ng Diyos na wickedness ng mga normal people, yung mga fatherless, hindi pinabayaan na. Pero gusto ko na sabihin dito, pag wala kang tatay, kawawa ka. Yun lang yun. And then, 17 verses about oppression. Pag sinabi oppression, yung, sino malaki tatay dito? Si, ano, Lian. Malaki ba yung tatay mo? Nakakatakot? Malaki, matangkal? Hindi naman. Sino malaki tatay dito? Hindi rin. Yung pinagmamalaki mo, gumawa, sambukay sa tatay ko. Sino yung ganun dito? Wala. Ikaw, Jamie. Wala siya. Pero yung tatay mo, una kong nakita, mukhang di papahuli ng buhay. Hindi nito. Kung di gumiti ito. Pero, pag wala kang tatay, paano na? Wala kang tatakbuhan, di ba? So, ang gagawin sa'yo ng mga tao, o ito, walang tatay ito, tadyak-tadyakan ka dyan, wala ka nang susumbungan eh. Di ba? Kaya sabi dito, they are vulnerable to oppression. Ibig sabihin, sila ay inaaway, sila ay nimamaliit. Okay? Tapos sila ay inaapi. Okay? Sabi dito, basahin ko na lang sa Job. Marami ito eh. Pero sa Job na lang, makikita natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 5 lang. Sabi sa Job 6:27, ye overwhelm the fatherless and ye dig a pit for your friend. Okay? Ang unang kawawa kahit saan yung mga fatherless, sino magtatanggol sa kanila? Sabi sa Job 22:9, thou hast sent widows away empty, the arms of the fatherless ye have broken. Ginulpe, pinilayan pa. Kasi walang tatay eh. Walang magtatanggol. Job 24:8, they drive away the ass of the fatherless. Ano yung ass? Yung may mga alaga daw yung mga bata na mga donkey. Anong ginawa? Sino may bike dito? Nung bata ako, may loko-loko yung mga nakatambay dito. Niloloko ako eh. Hindi, bago yung bike ko nun eh. Iniwanan ko na dyan, late ko pa lang, grade ako din, 3, grade 3 pa. Ang late ko pa lang din eh. Kasi niloloko ako ng mga ano, talagang namutla ako, tinago, kunwari, ay, tinakbo naman yung bike mo. Ang tambay dito, loko-loko eh. Ako namumutla na ako. Kasi ano yung bike ko? Diba? Nang aapi tong mga to eh. Eh lalo kung wala kang tatay, wala kang pagsusumbungan. Diba? Last, sabi dito, because I did, hindi pa, sa 24 pa rin, verse 10, they pluck the fatherless from the breast and take a pledge of the poor. Ibig sabihin dito, kunwari, si Nanay Mayan, walang tatay, di ba? Si Shana, napagtripan ng mga tambay, kinuha. Kasi kanina magusumbong, pwede ba lumaban si Nanay? Hindi na, kaya si Jared, kinuha. Wala na, eh kung andiyan si tatay, hindi nila magagawa yun, di ba? So, kawawa yung mga walang tatay. And then last, because I've delivered the poor that cried, and the fatherless and him that had... So, pare-pareho lagi yung poor, yung widow, yung fatherless. Kawawa po, no? Pero lastly, ito yung maganda sa kanila, yung pag-aaralan natin. Hindi ko na babasahin yung iba. Ito, basahin ko na lang yung sa New Testament. Sabi sa James 1:27, pure religion and undefiled before God and the Father is this. Ngayon, ito yung mga ginagawa ng mga taong religious talaga. Hindi yung kunwari lang religious. Ano dapat ginagawa natin? To visit the fatherless and the widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan iwasan mo. Pero isa sa magandang gawin mo daw, yung bisitahin, hindi lang sa bisita to. Niniwala ako, so winning to. Diba? Itong mga to, wala na nga mag-share sa kanila, kawawa na nga sila sa buhay nila. Wala man lang, yung mga pinagpala ng Diyos, walang ginawa. Puro worship kunwari sa church. Ano?
minsan-minsan lang nga, kunwari, mag-reach out. Diba? Hindi naman siniran, hindi naman tinulungan. Diba? Kaya ito yung magandang ginagawa natin. At hindi natin kakalimutan, hindi mawala sa church. Amen? So kayo, gusto nyo rin mga soul winner? Alam nyo yung soul winner? Mga bata, ginagawa namin, di ba? Pupunta kami sa inyo, i-share namin lahat na makikinig, kung sino gusto makinig, ng Word of God. Para maligtas din sila. Ginawa namin sa inyo, gusto nyo ba yun? Gusto nyo later, kayo din. Ito, si ano talaga? Si Justin. Si Liam, gusto mo rin nun? Ikaw naman yung mag-share. Pag ano na, natuto ka, hindi naman agad-agad yun eh. Gusto mo ba yung ganun? Diba nakatulong ka na sa kanila spiritually, eh, ang Diyos, mahal yung mga soul winner. Pagpalain ka rin ng Diyos, gusto mo yun? Diba? Lahat tayo, gusto natin ang blessing ng Diyos. At ang mahal ng Diyos, yung mga kaluluwa, lahat siya maligtas sana. Kasi nga, yung iba, hindi na siyesyaran. Yung iba, hindi na pagtsatsagaan. Yung iba, pinabayaan na talaga, para nabasa natin eh, walang kwenta yan. Hindi ito pagkakitaan yung mga yan. Kinalimutan na. Dahil sila ay fatherless, hindi sila ligtas. Okay? So, kawawa sila. Kaya ngayon, ito yung maganda naman. Hindi ko na babasahin lahat. Isa na lang itong text natin. Sabi sa ating text, Psalm 68, a father of the fatherless. Sino tinutukoy dito ng father? Kasi fatherless nga daw. Itong mga to, kunwari kayong lahat, fatherless. Imagine nyo lang. Huwag kayong iyak, ha? Kaya nakakaiyak, di ba? Pero alam nyo ba, na mayroong isang tatay, na tatay ng mga walang tatay? Di ba, sino yun? Kaya pa sinabi po dyan, no? Sabi sa 4, sing unto God, sing praises to His name, extol Him. Ibig sabihin, itaas natin siya, that rideth upon the heavens, by His name Jah, and rejoice before Him. Okay, isa sa mga pangalan niya is Jah, Jehovah, Jah. Okay? So, ang Diyos pala ay tatay ng mga walang tatay. Kung sakaling wala na kayong tatay, at talaga rin, nagtaas ka rin ng ano, bagay, adopt na naman kayo, di ba? Pero alam nyo ba na minsan wala kayong tatawagin tatay, mayroon pa rin kayong tatay kung ligtas kayo. Amen. Kaya nga ngayon, sinong ligtas dito, pupunta sa langit? Sigurado na. Okay, huwag kayong gumaya lang, ha? Sigurado kayo, alam nyo. Diba? Alam niyo yan. Yan. Si Pamela, na-share niya last week. Ilang taong ka na, Allen? Tama, Allen? Ilang taong? 7? Eh. Ilang kayo magkakapatid, Allen? Dalawa. Pangilang ka? Pangalawa. Ilang taong na si, ano, kuya, ate? Ilan taong si Guya? Eh, malaki na. Okay, kasi 7 ka na eh. So, kahit wala kang tatay, pagligtas ka, may tatay ka sa langit, di ba? Ang sabi sa Bible, sa John, but as men as receive Him, gave Him power to become the sons of God. Ang manampalataya kay Jesus, ginawa ng kapangyarihan, ng karapatan, maging anak ng Diyos. So, hindi ka anak ng Diyos kahapon, tumanggap ka ngayon sa Panginoong Jesus, ngayon, anak ka na ng Diyos. At may tatay ka pa. Ngayon, lamang ka, kung may tatay ka na, meron ka pang tatay sa langit. Yan ang masaya, di ba? Kasi nabanggit natin kaninang malungkot, di ba? Lagi silang inaapi, hindi mangyayari sa iyo ngayon yun, di ba? Pero kahit ngayon, sa mga mansa, sa mga, kasi hindi natin alam kung kailan mawala yung tatay natin, sa mga bata, ito ay para sa atin, okay? Pero ganun din para sa mga tatay ito, actually. Ang pag-aaralan po natin ngayon is God as a model father. Okay? Kaya pinag-aaralan natin yung mga fatherless, kawawa sila. Ngayon, ito ang problema. Yung iba, may tatay nga, absentee naman, sabi nila, di ba? Ang sabihin, absentee father. May anak ako dyan, pero pinapabayaan ko. Ibang hindi pinapakain. Yung kanina, hindi pinagtatanggol. Di ba? Kasi lampa-lampa si tatay. Uy, yung binatukan yung anak mo dun. Uy, anak, dito ko na nga. Ano ganun, di ba? So, hindi ko rin naman sinasabi makipag-away tayo. Ang gatmari, hindi tayo mag-away. Pero pag ina-api ka na talaga, paano na yan? Di ba? So, mahirap yung walang tatay.
Kaya ngayon, paano dapat tayo maging tatay, mga tatay? Tsaka itong mga lalaki, gusto mo maging tatay? Maging tatay ka ba in the future? Oo. Paano ako maging tatay? Si Kintoy. Si Flame. Pag-aaralan natin. So, number one, tingnan natin ang Diyos mismo. Dahil sabi dyan, siya yung Father of the Fatherless. Anong klaseng tatay ba si God? Ang Panginoon. Anong klase siyang Diyos? Tingnan natin. Number one, sa verse 1, sabi dito, let God arise, let His enemies be scattered, let them also that hate Him flee before Him. So, may kalaban ng Diyos, kaya siya tumakbo. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, talo sila, di ba? Takot sila sa Diyos. Sabi sa 2, a smoke is driven away. Ano yung smoke? Di ba yung smoke, kung saan lang mapunta yan eh, pag ginanya mo, wala na. So yung mga kalaban daw ng Diyos, parang ganun. Walang resistance. Sabi din, as wax melted before the fire. So alam nyo kandila, mga bata? Ano yung kandila? Di ba pag nilagyan mo na apoy, ano nangyari sa kandila? Sumisindi, nag-iilaw, pero doon sa mismong wax, ano nangyayari? Natutunaw, di ba? O sabi dito, yung Diyos daw, hayaan yung mga kalaban ng Diyos, yung mga wicked, parang isang kandilang natutunaw. Nakakita na ba yung taong matapang? Minsan, na-advise ko rin yung boxing eh, kaya makikita mo doon, di ba? Pag matatapang yan, eh si Mayweather, di ba? Puro atpas, sabay ganun. So alam mo sa boxing yung takot, di ba? Yung mga takot. So lalabang ka ba? Yan, huwag niyo gagawin yung mga bata. Pero kakaroon kami dito ng taekwondo class para tumapang tong mga to eh. Welcome din kayo, ha? Sabihan namin kayo, ha? Gusto mo yung taekwondo? Ganda din sa babae yun. Gusto niyo? Yan, pati si Aiden, kasama niya yan. Para maging matapang kayo sa tamang tapang. Tamang tapang. Okay, hindi yung away. Para marunong kayo. Kasi sabi dito, ang Diyos daw ay parang isang ama na matapang. May mga kalaban, di maiwasan, may kalaban tayo. Amen? Matapang ba yung mga tatay? Diyos yung matapang tatay dito. Paano mo nasabi? Huwag niyo nga awayin si MJ, ha? Yun, di ba? Alam nyo ba, number one, ang tatay dapat ganun? Kasi hindi maiwasan may mga kalaban. Sa isang, kaya nakakaasal dito sa society natin, dahil bakla ngayon, di ba? Gusto ba yung tatay mo bakla? O yung tatay mo bakla? Maasal ganun, di ba? Lalo na yung asawa, eh. Uy, yung asawa mo mukhang bakla. Matutuwa ka ba nun? Walang babaeng matutuwa nun yung asawa mo ba, bakla-bakla, di ba? So, kaya number one dito, God as a model father, he is brave. Okay? Kaya ang tatay din, dapat matapang. Eh kung may tatay ka nga, duwag naman, binabatong-batuhan ka lang yung nanay mo, pinagbobo mo nga kung sino, walang ginawa si tatay. Di parang ganun din, di ba? May tatay dyan, no? Ang Diyos ay matapang at siya ay may kalaban ng ginagawa sa kalaban niya. Yung kalaban niya talaga, may mga kalaban ng Diyos, maniwala kayo. Iba kasi di tinuturo yan eh. Di naririnig ng iba yan eh. Sa Bible, paulit-ulit yan. May kalaban ng Diyos, anong gagawin sa kalaban niya? Uy, peace tayo ah, ganun ba? Ay, sige, wag, gawin niyo yung gusto niyong gawin, ganun ba ang Diyos? Hindi siya ganun. So, kaya itong mga to, pag mayroon kayong wicked dyan, pag hindi niyo kaya, may tatay kayo sa langit kung ligtas kayo. Huwag kayong matakot. Minsan kailangan nyo lumaban, yung mga bata especially. Pero pag laki nyo na, alamin nyo muna kung paano lumaban, pag-aaral natin yan. Nasabi dito, ang tapang ng Diyos, yung mga kalaban niya, parang isang wax na kandila na natutunaw sa takot. Nakakita ba kayo sa boxing nun? Di ba? Pag malakas sumuntok, ganun na, di ba? Talaga wala na eh. Ganun yung kalaban ng Diyos. Kaya ang Diyos ay pagtatanggol tayo. Amen? So number one, mga tatay dapat maging matapang. Saan tayo maging matapang ngayon? Wala namang ngayon ano eh. Wala namang mga siga na dito. Hindi na uso yan eh. Meron pa rin. Daming bully dyan. Alam nyo ba yun?
sa society natin, ibubuli ka, gawin mo to, kahit hindi naman tama, gagawin mo. Eh, sabi sa school, ganito eh. Sabi sa Bible, ganyan oh. Pero sabi sa school, ganito. Sabi ng gobyerno natin eh. Anong gagawin ng tatay? Surut na lang tayo eh, sabi nila eh. Yan ang sinasabi ko. Paglaban mo yung dapat mong paglaban. Amen? Ganun ang Diyos, ganun ka rin dapat. Iba sa atin, ang daling tumiklop eh. Hindi naman tayo may pag-anubalatan lagi eh. Pero sa isang bagay, dapat paglaban mo yan dahil ikaw ang tatay. Amen? Ganun, especially spiritual. Alam mo yung anak mo, napahamak na dahil hindi natuturuan. Ikaw mismo, hindi ka natuturuan. Kung kahit kayo, mga bata kayo. O, anong dapat ang tatay? Number one, matapang. Matapang ang lalaki. Yan ang lalaki. Diba? Paano madidistinguish yung ano, lalaki sa babae? Parang normal pinag-usapan natin, ha? O, busyad, dami na abnormal ngayon, eh. Yung lalaki, ano yan? Hindi yung malambot. Diba? Sa pagsasalita, sa desisyon, hindi yan malambot. Pag sinabi niyan gano'n, yun na yun. Psst! Eh, sinitsita ng asawa. Psst! Ano yan? Ah, ano ba yun? Yes, dear. Ganun yung iba eh. Napansin ko yan. Meron pa nga pastor eh. Naging guest speaker namin, hindi ko sabihin kung sino. Doon sa Mother Church. Yung asawa niya, abogado eh. Sabi niya, ganito, ganyan, ganyan. Ha? Humihingi na approval, no? So again, dapat yung lalaki ay decisive and matapang. Okay, next tayo. Verse 2. Nabanggit din niya kanina, oh. Sabi dyan, a smoke is driven away. So, sino yung mga kalaban ng Diyos? Kalaban ba ng Diyos lahat ng tao? Yung mga unsaved. Especially yung Satanas, siya anak ng demonyo, di ba? Pero kahit yung mga unsaved, kaya nga sa impyerno yan, pag hindi na naligtas, sa impyerno yan. Pero especially yung mga wicked, sabi dito, so let the wicked perish at the presence of God. No? Kaya lagi natin pinapangalan yung langit, meron ding impyerno. Kasi tayo nahihiya, nasa Bible yan eh. Dahil ang Diyos ay just, hindi pwedeng nagkasala ka, tapos lahat tayo sa langit, hindi pwedeng ganun. Okay? Ganyan siya sa verse 6, tingnan natin. Sabi sa verse 6, God set the solitary in families, He bringeth out those which are bound with chains, but yung second part, but the rebellious dwell in a dry land. Ibig sabihin ito, pag ikaw ay rebelde sa Diyos, anong gagawin sa'yo ng Diyos? Okay lang yan. Si Flame, rebelde, okay lang yan. Ganun ba ang Diyos, sabi Flame? Hindi ganun, sabi niya, dwell in a dry land. So, sa meron ba ditong disyerto? Wala nga sa atin eh. Pero sinasabi dito mga bata, especially, pag ikaw to, rebelde ka sa Diyos, ang nakita ko talaga dito, mawawalan ka ng pamilya. Bakit? Kasi yung sabi sa, ano eh, sa first part, God set it the solitary in families. Ibig sabihin, pag nag-iisa ka, dahil nga siya itatay sa'yo, sabi, He bring it out those which are bound in chains. Yung mga nakulong, binabalik niya sa pamilya niya. Gusto niyo ba sa pamilya niyo? O gusto niyo mahiwalay sa pamilya niyo? Ang hirap to, lalo kayong mga bata. Pero kahit sa aming matatanda, pag nagloko ka, loko-loko ka talaga, pwede yung pamilya mo mawala. Iwanan ka ng pamilya mo. Di ba, madalas kami lang nang iiwan. Hindi rin. Pwede rin pag loko-loko ka talaga, ikayong iwanan. Maraming ganun. Kaya sabi, huwag kang maging rebelde. Amen? Kaya ang number two natin, point number two, do not tolerate the wickedness. Okay, number one, God is brave. Number two, God does not tolerate wickedness. Okay, kaya yung mga tatay dapat, pag nagkasala yung anak, ano, okay lang yan, ganun ba? Hindi, pag talagang matindi, pak! Diba? Para matuto yung mga bata, especially yung mga yan, ito mukhang mabait eh. Pero minsan may katigasan din ang ulo, diba? Si Flame nga, dati ang kulit niyan eh. Pero natututo siya kasi, nakikinig siya, merong pastor dito, ina-enforce yung tama.
Kahit pala bata ako, hindi pala ako pwedeng makulit dito. Pumunta ka pa ng Diyos, magkukulit ka lang, 'di ba? Makinig ka. O, natututo kayo ngayon, 'di ba? Ang Diyos ganun din. Kahit pa dyan mga unbeliever, mga loko-loko, anong ginagawa nila? Anong ginagawa ng Diyos? Paano mo nasabi ngayon ng Diyos, kunwari, pumatay kayo, ano? Sino bang latest na matay? Na bata. Si Kobe. Yung naalala ko eh, this year eh. Diba? Si? Anak ni Kobe Bryant. Namatay din? Ayaw nga pala, oo. Ano pa? Alam nyo ba na kahit na pag matigas talaga ang ulo mo, talagang loko-loka? Yung talagang nakakasira ka na. Kahit malakas ka ngayon, mayamang ka. Pag ginusto ng Diyos, ang Diyos ang pumatay sa'yo, patay ka. Kasi sabi dito, huwag kang pakasiguro. Diba? Dahil ang Diyos ay hindi niya itotolerate ang wickedness. Ngayon, minsan, dito sa mundo na to, medyo pinahayaan niya, pero napag-aralan natin sa Romans, diba? Yung kaming online Bible study. Sinasabi ng Diyos ng Bible doon, pag matigas ang ulo mo, matigas ang ulo mo, matigas ang ulo mo, para ka nag-iipon ng kayamanan. Kasi hindi kayamanan iniipon mo, yung galit ng Diyos. Diba kahit yung nanay niyo minsan, bakit ang lakas ng palo ng nanay ko? Eh kasi kanina ka pa eh. Iniipon yung galit. Diba? Kaya anong gagawin niyo mga bata? Kahit konti pa lang, sinutsutong ka pa lang, stop yan. Makinig ka na. Kasi pag iniipon mo yung galit na pala yung nanay mo, mas malakas ang palo. Kaya ang Diyos ganun, hindi niya tinotolerate yan. Kaya lahat naman itong mga unbeliever, lahat ng mga anak ng demonyo, lahat naman sa impyerno yan eh. Pero minsan, pag talaga nakakasira na, dito pa sila sa lupa, paparusahan na ng Diyos yan. Ganun din tayo. Okay? Pag sumusobra ka na, tigas ng ulo mo, ganun ang tamang tatay. Amen? Ganun dapat. Kaya, pag pinalaki yung tatay niyo, huwag kayong magagalit sa kanila. Amen? Sinong pinapalo dito? Pinapalo ka pa ba? Okay, very good. Alin? Lian? Kintoy? Pinapalo ka ba? Si MJ? Si Miguel? Si Blame? Si Jacin? Hindi ka pinapalo? Pinapalo. Okay, si Joshua? Pinapalo ka ba? Okay. Parang konti lang ah. Peter? Okay. Johan, napalo ka? Lagi. Diba? Kasi ganun. Eh, may mali kang ginawa eh. Pag tinolerate ka lang, pag pinagbigyan ka lang, gagawin mo ulit yun. Ay, hindi pala masama yun eh, kasi okay lang kay tatay. So, number two, hindi tinolerate dapat, mga tatay, men. Ayoko mag-church ngayon. Ah, sige, okay lang. Ako na lang. At least, ano pa ako? Hindi pa kita bid-bid dyan. Di ba? Iba, ganun eh. Pero sabi sa Bible, dalin mo lahat dyan. Lahat ng anak mo dapat, dalin mo. Ito yung pabayaan mo iba. Eh, kasi at least, ano na lang, kami yung magsisimba para sa kanila. Eh, ganun ba yun? Hindi. Pag pinamad dyan, huwag mo yung tolerate. Tama ba yun? Hindi. So, yan. So, number 3. 1 to 2 eh. Verse 3. But let the righteous be glad, let them rejoice before God. Yay! Let them exceedingly rejoice. So, ang tatay daw, hindi lang nagpaparusa pag kailangan parusaan. Sabi sa dito, makes the right glad. Okay? Pag yung, kunwari, si Peter, ang galing ah, bilis ni Peter nakatapos ng ano niya. Anong gagawin mo? Wala lang. Ganun ba yun? O dapat pupurihin mo, di ba? Ang bait naman ni Ali, nag-church. Dapat sabihan mo ganun, di yung, uy, huwag ka nang babalik dyan, ha? Ganda na nga nung ginawa ng anak mo, sabihin mo pa. Di ba? So, ganun yung magkatumbas yan, ha? Nakita niyo ba yung mga bata? Shhh, kayo. May gitatay kayo, ganun gagawin niya, ha? Pag nagkamali, palo. Pag may ginawang mabuti, good job, sabihin mo, di ba? Very good anak, ganun. Ganun ang Diyos. Makes right the glad. Makes glad the right pala. Okay. So, dapat pasayahin mo naman kasi righteous siya eh. Okay. Madali na yan. Okay. Next is ito.
Sing unto God, sing praises to His name, extol Him that rideth upon the heavens by His name Jah, and rejoice before Him. So, ano napansin niyo sa Diyos? Dito pala. A father of the fatherless and a judge of the widows is God in His holy habitation. Saan nakatira ang Diyos? Sa langit, di ba? May tataas ba sa langit? Wala na, yung pinakamataas. Ngayon, kaya ba natin siya abutin? Hindi. Sa lupang to, hindi, di ba? Naabot lang natin siya sa tamang channel sa panalangin. Tsaka pag ginahatan natin yung Bible, nakakausap natin siya. Pero pag gusto mo lang, Lord ha, pakilinis ka yung siya namin, di pwede yun. Lord ha, magpatawa ka nga ngayon, di pwede sa kanya yun. Separate siya, holy siya, di ba? Nakita niyo yun. Pati bahay niya, tawag holy, eh lalo siya. Okay, kaya sa number 4 natin, holy and separate. Ang mga tatay dapat, sila yung pinakabanal. Hindi sila yung pinakamaloko. Sila yung pinakaloko-loko, sila yung pinaka nag-uumpisa ng kaguluhan. Maraming ganyan ngayon, unfortunately, mga tatay. Kasi tandaan nyo, mga bata, yung mga lalaki kasi talaga, kahit sa mga bata, di ba, yun mas makulit eh, madalas. Madalas sa hindi, yun ang makulit. Kaya pag laki niyan, hindi sila naturuan, mga tatay na sila, ano, pasaway pa rin. Diba? Kaya kayo, hindi tayo dapat ganun. Amen? Kayo ang pinakabanal. Paano mo nga sabihin sa anak mo, anak, gumising ka maaga bukas, ha? O sige po, pag gising ka maaga, ikaw, tulog ka pa. O anak, ano tayo? Dapat masipag tayo, ha? O sige anak, gawin mo yan. Ikaw, dito lang ako. May Facebook lang ako. Hindi pwede yun. Pag tatay ka, ikaw yung pinaka-pinaka sa buong bahay nyo. Amen? Pag sinabing banal, walang masabi sa'yo, si tatay masipag, si tatay mabait, si tatay magalang, si tatay mabilis, matalino, lahat na. Ganun ka dapat. Kaya mo ba yun? Kintoy, kaya mo yun? Kaya mo? Pwede ka na maging tatay? Susubukan mo, di ba? Kayo inaaral nyo palang, bata pa kayo eh. Pero ngayon, narinig nyo kasi para bata pa kayo, alam nyo na yung matinong tatay, ganun palang tatay, dapat. Ina-target nyo na yan, pinag-aandaan nyo na yan. Kaya kung bata ka, hindi ka sumusunod, eh, lalo na pagtatay ka na. Diba? Dapat ikaw yung pinakamasunurin, matalino, madiskarte, lahat na. Diba? Paano mangyayari yun? Inuturo ba sa school yun? Medyo, diba? May mga ano pa yan, kami dati, may mga... Pero talagang tinuturo yan sa bahay. Ngayon, kung wala kang maayos na bahay, ano yung binigay sa atin ng Diyos? Doon talaga, yun ang pinaka tinuturo yung kabanalan. San yun? Pamela? Tama ba, Pamela? Kanina ko pa inaalala eh. San yun? Kunwari, sabihin natin, hindi maganda sa bahay nyo. Saan ka pupunta? Saan ka makakapunta na tinuturo talaga yung ano yung tama at mali? Sa church, di ba? At hindi lahat ng church pare-pareho. Yun ang gusto kong malaman niyo mga bata. Kaya mapalad kayo, kaya konti lang kami dito, umiwalay kami, hindi kami yung marami ang church, marami. No? Kasi ang objective ng church, maligtas yung mga tao, una. Pangalawa, pag pumupunta na yun sa church, maturuan sila. Kaya sumisigaw yung preacher, hindi ako mahilig sumigaw. Pero alam ko, hindi nyo makukuha. Yung intensity ng salita ng Diyos, pag hindi ko, dinideliver na maayos. Amen? Kaya sana ma-appreciate nyo, hindi ako pala sigaw, mahina nga boss ko eh. Nauhaw na nga ako ngayon eh. Pero yun ang tatay dapat na matino. Pag nagkakagulo din yung mga bata, hindi niya hayaan yun. Tsaka siya yung kasi, yung siya yung holy. Hindi siya yung babalikan ng tatay. Tatay, bakit sinasabi mo ganito, tapos ganyan ka naman. Ang hirap no, mga tatay. Mga batang lalaki. Ngayon yung babae, yung suportahan niya yung asawa ng lalaki. Pag mag-asawa ka ba, liyan? Bata ka pa eh. Pero picture mo na yun, kaya nga inaaral natin eh. Ang hirap nung kanina, di ba? Fatherless. May asawa ka ngayon, 5 taon, magkatapos iniwanan ka na. Hindi, masaya. Kawawa yung anak mo. So kaya mga babae naman, dapat picture nyo rin, alam nyo yung picture ng isang matinong lalaki. Hindi kayo iwanan. Diba?
Ganun yung mga lalaki, magpakatino kayo. Amen? Ano yung banal? Walang kasalanan. Kaso lahat may kasalanan. Pero at least buwasan mo, di ba? Hindi yung kitang-kita, may bisyo. Yung pagiging makulit, bisyo mo na. Pag inom, bisyo mo na. Lagi na yan. Kahit sabihin ka, tigilan mo nga yan. Eh, sige lang, tuloy lang ako. Pag inom, sigarilyo, tamad-tama, di ba? Hindi ganun ang tatay dapat. Ang Diyos ay banal, siya ay separate. Gayahin natin, mga tatay. Okay? Mga babae, tingnan nyo, ganun sana yung maging asawa ko. Amen? Mag-pray nyo lang, ngayon pa lang. Numbers 5. Medyo nabanggit ko na rin pala ito kanina, sabi eh, makes right the glad. Pareho lang yun sa, basahin natin yung 5. 6. Sabi ito, God setted the solitary families. He bring it out those which are bound with chains. So pag kailangan mo talagang mailigtas, kailangan mo makalaya, ang Diyos ang magpapalaya sa'yo. Gusto nyo ba yun? Mga dito si, wag naman ha, kunwari lang si Miguel. Kunwari lang ha. May mga magnanakaw, natanong ko muna sa inyo kanina, last week. May mga magnanakaw ba doon sa inyo? Wala, wala pa kayong alam, di ba? Pero iba sabi, meron daw eh. Pero kahit saan niya, sa gobyerno nga, marami. Kunwari, nakulong ka. Sino yung ina-expect mong magpalaya sa'yo? Ha? Asawa agad, ha? Kunwari, binata ka pa. Magulang mo, di ba? O sabi dito, ang Diyos yun. Minsan, tayo mga tao, mahina tayo, sabihin natin ganun. Nagkasala ka matindi, nakakulong ka ngayon. Alam nyo ba, ngayon marami nakakulong, mga unbeliever. Yung mga unbeliever, hindi sila ligtas, di ba? Pupunta sila sa impyerno. Para sila nakatali sa kasalanan, tsaka sa penalty ng kasalanan, automatic yung impyerno yung pag di naligtas. Kaya ang Diyos ngayon ang papalaya sa kanila. Ganun ang tatay. Eh pag hindi matino yung tatay, kasi bayaan mo na si Flame dyan. Nakulong si Flame, bayaan mo. Dyan na siya mabulok. Gusto mo ba yun? Diba kahit paano, na-realize mo na mali ako, sana makalaya naman ako dito. Diba? Marami mo nakausap dyan. Yung si tatay din sa Pure Gold. Diyan na iyak-iyak siya yung anak niya kasi nakipag-rumble daw eh. Eh kinulong. Iyak-iyak siya eh. Kaso minsan walang magawa yung tatay, walang magpiyensa. Kaya magpapatino kayo. Pero anyway, kung mangyari man yun, ang inaasahan natin magpapalaya ang ama. Amen? Gagawa ng paraan. Ngayon, ang Diyos, ang ama ng mga ligtas. Kung siya magpapalaya sa atin, kung meron ka dyan, kung saan ka nakabilonggong, ano yan, kasalanan ba yan, or what? Amen? So, yun na lang yun. So, bigyan ko na din itong number 6. Sabi dito, O God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness, sila. Kung hindi pa kayo familiar doon, alam niyo yung kwento, di ba, na sila'y nabilanggo sa Egypt. Dito kasi Psalms na to eh. Inaalala ng Psalmist, nung panahon, Panginoon, na sila ay nabilanggo, pero kasama kanila. Kung sila'y nakalaya, sila'y wilderness, kasama kanila. Alam niyo ba yun, di ba? Kung alam niyo yung kwentong hindi pa, ganun ang Diyos, kasama nila. Ang tatay kasama nyo. Diba? Alala ko si daddy nun. Bira, nakabangga ako. Nakos. Kala ko, ganun lang yun. Siyempre, ang problemado yung tatay mo, diba? Sabi ko, anong gagawin ko, di ko alam. Eh, buti, ano si daddy, diba? O siya yung umareglo. Nakabangga ako, diba? Kaya, kayo din, pag anong ginawa nyo sa, ano nyo, sa school, di ba? May ginawa kayo, papatawag yung tatay nyo, nanay nyo. Pero yung karamihan yun, di pumupunta yung tatay eh. Bahala ka dun. Mga nanay kawawa, you know, pag sa anak. Pero matinong tatay, kasama mo yan. Okay, kaya number six pala, ang Diyos, ang mga tatay, dapat, gayahin natin ang Diyos, ang Diyos ay ang tatay na kasama niya yung mga kanyang mga anak. Amen? Siya yung nagli-lead. Kaya sabi dyan, no, pag sinabing wentest forth before, sa Tagalog, ikaw yung nauuna, nagmamatcha sila, kasama kanya, ikaw yung nasa gitna. Ay, sorry, nasa unahan. Pag sinabing before.
Nasa unahan siya. So, ganun yun. Ang tatay, ganun. Okay, mga anak, ano ba ginagawa natin? Oh, soul winning tayo, ha? O, sige, mauna kayo. Pag nakaagad kayo ng aso, di kayo mauna. Hindi ganun, di ba? Mauna si tatay. Ama, yun ang maganda, maayos na tatay. Ganun ang Diyos. Di sila iniwanan. Sila nang iwan sa Diyos. Pero ang Diyos, maayos ang tatay. Nangunguna siya. Amen? Amen. Ano siya? Number one, he is brave. Number two, he doesn't tolerate wickedness. Ayaw niya sa masama. Pangatlo, makes the right blood. Yung righteous. Pinapasaya niya yung mga righteous. Kasi righteous eh. Pang-apat siya ay holy and separate. Dapat banal yung tatay niyo. Pag hindi, parang nakakawalang gana, di ba? Kung tatay sa Diyos, yung tatay ko, libisyo. Ngayon, kung ganun talaga, at least sumunod ka sa tatay mo sa langit kung ligtas ka. Amen? Kung di matino yung tatay mo ngayon. Number five, rewards accordingly. Medyo double na kasi yun eh. Ibig sabihin lang, siya yung nagpapalaya sa'yo. Ano yung sabi sa 9? Ayan, sa 9. Basahin ko pala to. Balik tayo sa number 5, ha. Thou, O God, did send a plentiful rain. Okay, nakita niyo yun? Pag hindi na umulan, tapos na tayo. Pag hindi umaraw, tapos tayo. Ang Diyos ang nagbibigay niyan. Amen? Amen. Kaya siya, pag gusto niya, pagpapalain ka niya. Yun sasabi ko dito. Sino yung anak ko ditong pinaka-spoiled? Wala masyado. Equal lang sila eh. Pero, nakita niyo ba Stephen? Nakita niyo Stephen? Di ba tumataba Stephen? Bakit? Kasi kung anong gusto niya pagkain yun. Kasi yun ang tatay, binibigay yung kailangan ng anak niya. Si Joshua din, tumataba. Si Jared. Ganun din. Di ba? Sino pa? Si Lian. Eh sabi dito, plentiful rain. Anong kailangan ng mga anak ko? Kailangan nilang ulan, bibigay ko yan. Ganun ang tatay na maayos. And then, leader siya, pang-anim. Siya yung mangunguna sa atin, hindi siya papaunahin tayo. Lord, paano ba ganyan? Bahala ako sa buhay mo. Hindi siya ganun. Diba? Siya yung mangunguna sa atin. And then, ito, dami kasi nito eh. Pang-pito, 11, sabi dito, the Lord gave the word, great was the company of those that published it. Sa Tagalog, ang Diyos binigay niya yung salita. Kunwari, ang sabi ng Diyos, ano ba? Kunwari, anong paborito niyang commandment, mga bata? Ha? Marami yan eh, no? Mga bata, obey your parents in the Lord, for this right. Ephesians 6:1. Ito sinabi ng Diyos. Diba sabi sa ang ilan nyo, 5th commandment or 4th, honor your mother and father. Sinabi ng Diyos yun. Ano yung publish? Ibig sabihin, napansin nyo ba kahit sino sinasabi yan eh? Kasi dahil sabi ng Diyos, yung ibang tao malakas yung loob nila na sabihin, ito sinabi ng Diyos, ha, gawin nyo to. Paano natin kukumpir sa tao yan, sa tatay? Nakita nyo yung tatay nyo, pag sinabi ng tatay nyo, yung matinong tatay, ha? Pag sinabi ng tatay, anak, mga anak, pag Sunday, church tayo, ha? Sige. Pag gising ng tatay, mga anak, tulog pa. Oy, church na tayo. Baliwala yung salita mo, di ba? Pag yung tatay kasi hindi marunong, di ba, hindi niya tinitrain yung mga anak niya, yung salita niya walang halaga. Ang hirap ng ganun. Kasi alam ng mga anak mo, yung asawa ko, puro ka joke. Diba, pag sinabi na, joke ba yun? Hindi nakakatawa eh. Ikaw din mismo, pag tatay ka, pag sinabi ko, hindi sila iniwala. May problema ka, yun yung sabihin nun. Ang Diyos, pag nagsalita siya, ang daming gusto mag-publish sinabi niya. Kasi una, totoo, pwede nilang panghawakan yung sinabi ng tatay nila, ang Diyos. Kasi totoo yun eh. Pag sinabi ng Diyos,
Ang hindi sumunod sa akin, hindi manampalataya, sa impyerno pupunta. Eh, takot na yung mga tao. Eh, pag yung sinabi mo, wala namang kabuhay-buhay, hindi naman totoo, hindi kami sigurado kung mangyayari yan, sinabi mo lang yan. Diba? So, walang pakialam yung salita, yung ibang tao salita mo. Kasi hindi ka maayos na leader. Diba? Basically. So, kaya number 7 is word matters to the people. Yung matinong tao, pag sinabi mo, o, sinabi ni, ano yan, ni tatay yan. Ah, sige, gawin natin. Ganon. Umayos sa tatay. Ganon din tayo dapat. Amen? Ngayon mga bata, ganon kayo. Gusto nyo ba? Uy, Kintoy, laro tayo. Ayoko. Ikaw nagsabi. Lang tiwala sa iyo eh. Diba? Sino nagdala sa iyo ngayon dito? Si Jacid ba? Si Jacid ba nagdala sa inyo? Ay, sabihin, leader si Jacid, no? Kahit babae yan. Kasi may halaga sa inyo yung salita niya. Ganun yung sinasabi ko mga bata, pag maayos kang tao, tas consistent ka, okay? O mga bata, mag-legs tayo. Kunwari, sasama ba kayo? O syempre, hindi. Kalokohan yun eh. O mga bata, may anong ano, may gay ano doon. May contest ng mga bakla doon, panoorin natin. Nanonood kayo? Diba, kadiri dato. Ako, nuhusuka na ako dyan eh. Kasi sa Facebook ngayon, di ba? Sa US ngayon, Pride Month. Itong mga loko-loko dito sa atin, gumagaya din. Eh, nag-post ako, di ako nakatiis eh. Yung dati ko teacher, nagalit sa akin. Wala ko pakialam. Siyang mali eh. Hindi pa siya naniniwala sa Diyos. Nakakalungkot yung gano'n, no? Amen? So, yung salita mo, pag consistent ka, maayos ka, alam mo tama ka, ginagawa mo yon. Yung salita mo, papakinggan ng tao, ano kaya sabihin ni, ano, ni tatay ngayong umaga, saan kayo pupunta? O tay, saan tayo ngayon? Kahit ano, bahala kayo sa buhay nyo. Wala yun, hindi leader yun, di ba? Pero pag alam mo lagi, may plano ka next week, next year, laging nag-aabang sa'yo yung nanay mo, yung asawa mo, ano po meron bukas? O sige, yan, gawin natin. Amen? Ganon ang tatay dapat. And then lastly, pinaka-importante, verse 20, He that is our God is the God of salvation and the God, and unto God the Lord belong the issues from death. Ano sabihin nun? Kaya diba nabanggit nyo natin last time, lagi ang kaligtasan ay nasa Panginoon, nasa Diyos. Kung gusto kanyang iligtas, kaya kanyang iligtas at ililigtas kanya. At kaya niya yun, hindi yung katulad ng ibang preacher ngayon, sabi, gumawa ka ng mabuti, baka maligtas ka. Hindi sa Diyos nagtitiwala yun. Hindi pa naturuan yun. Kaya pag nag-preach tayo, di ba ganun? Sigurado yan. Magtiwala ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka. Sigurado yun. Ganun tayo dito. Kasi ang Diyos ay maaasahan siyang Diyos ng kaligtasan. Ito niyo ba? He that is our God is the God of salvation and the God of the and unto God the Lord belong the issues. Ibig sabihin, sa kanya yan, yung kamatayan, problema mo, kamatayan, sa Diyos yan, alam niya yan. Ang solusyon niya nasa Diyos. Eh, may sakit yung anak ko. May COVID, may virus, paano na tayo? Sa Diyos ang kaligtasan, alam niyo ba yun? Kung gusto ng Diyos, kung may virus na ganyan ka-deadly talaga ang Diyos, binebayaan tayo, patay tayo lahat. Kahit pa mag-lockdown ka eh, nasa hangin daw eh. Eh may nag-deliver. Hindi lumalabas sa mga bata, eh may nag-deliver. May nagpunta sa inyo, bumili ng pagkain sa Pure Gold. Nag-deliver. Kakalat din yun eh, kung ayaw ng Diyos, gusto ng Diyos, patayin tayo lahat, patayin tayo. Pero kung magtiwala tayo sa Diyos, sa kanyang kaligtasan, tayo ay maliligtas. Kaligtasan ng kaluluwa mo, pati yung mga ganyan, virus. Diba? Ay, meron daw gumagalang asong ligaw dito. Nakakatakot, din tayo lalabas. Ano pang nakakatakot dito, mga bata? May ahas daw dyan. May puting van. May puting van, nangunguha. Ay, puting van, no, yan sa amin. Okay? Alam niyo bang wala kayong protection ng Diyos? Matagal na tayong, maraming daw ngayon, nangunguha ng bata, kinukuha yung organ. Totoo yun, kasi yung mayayaman, may anak silang may sakit, mahina yung puso, kunwari,
Ilang taong ka na, Pamela? Hindi ka tinatakot ah. Ay hindi, ito na lang si Lian. Malusog eh. Ilang taong ka na? 12 din. 10. Pero mukha ka ng 13. Eh may anak si congressman. Kasing edad mo. May sakit sa puso. Hindi na kayang gamutin, kaya transplant. Kailangan nila ng puso. Saan sila kukuha? Eh, sino namang papayag na patayin nila yung sarili nila para bigay sa kanila? Kagawa, nakikidnap sila, makikidnap sila, kapatayin kayo puso mo, ilalagin sa anak nila. Totoo yun, nangyayari sa China daw ngayon, talagang ano na yun, ginagawa nila. So, ang kaligtasan nasa Diyos, wala kang magagawa, kaya pag mag-pray kayo lagi, Lord, ingatan nyo kami, ganun kami, ngayon matanda. Diba, sabihin sa atin yung mga prayer, sa mga bata lang yan, loko-loko yun. Hindi naiintindihan ng kapahamakan kahit kanino pupunta. Kaya kami, matanda na ako, para yung panalangin ko sa mga anak ko, Lord, huwag naman magkasakit yung anak ko. Diba? Huwag naman kaming magbagsakan ng aeroplano dito. Or something. Or si Stephen, baka kung anong pinapanood, naging sira ulo na. Eh, Lord, diba? Kahit hindi lumalabas yan, sa YouTube naman, diba? Si Jana po, sana paglaki nito, matino. Ganun, wala, hindi natin mababantayan yung mga anak natin kung hindi ang Diyos ang magbabantay sa kanila. Kaya kami, meron kami daily prayer, hindi yan call me. Kailangan natin yan. Kailan lang, yung ating kaibigan, di ba, munti ka na masunog yung bahay. Ganun, nakakatakot yun. Eh kayo dun, di ba? Dikit-dikit kayo dun. Manalangin kayo, kaya kayong protection na ng Diyos. Nakakatakot yung isa lang magkasunog dun. Diba? Intindihan nyo ba mga bata yung sunog? Alam yung sunog? Alam nyo yung kalan, diba? May apoy. Palakihin nyo yun, masunog yung bahay. Pero sabi nito, Diyos ang may protection sa atin. Amen? Kaya dapat manalangin tayo. Nasa kanyang kaligtasan ngayon, mga ligtas tayo mga bata. Diba si Alin? Amen, siya lang. Okay? So, kung kaya tayo iligtas ng Diyos sa mga ganyan, lalo na yung kaluluwa natin. Kaya yun ang pinagpasalamat natin ngayon. Matapos na tayo. So, gusto niyo bang maging fatherless? Antayin natin ngayon. Maraming fatherless dyan, yung mga hindi ligtas. Fatherless sila. Yun ang totoo. Hindi nila kilala ang Diyos Ama na totoo. Para silang mga walang patutunguhan sa buhay. Kawawa yan pag di mo kilala ang Diyos, saan ka pupunta? Hindi kaya alam ng Diyos automatic sa langit, kaya dapat masyeran sila, maligtas sila. Amen? Kaya tulungan nyo kami mga bata, ha? Gagawin namin yun, share namin sila, tulungan nyo kami. Okay? May sabihin nyo, oh, si Pastor Jan, nag-share na kayo para maligtas. Yun lang ang gawin nyo, ang laking impact na yan, mga bata. Huwag kayo maiya, totoo yung pinapangaral natin. Sa mga tatay, nakita natin kung paano ang Diyos ay na modelong ama, amen? Gayahin natin siya. Basahin natin yung Bible, ganun pala ang Diyos, bakit ako matatakot na kalabanan yung mga dad, kalabanan ng Diyos nga, ganun eh. Diba? Kasi iba ngayon ang pangunta sa atin, yung may kausap ako kahapon lang, hindi ko kinausap eh. Pero nakikipag ano, mahal lahat ng Diyos, pati mga bakla, hindi kaya. Hindi galit na galit. Yung philosophy nila, pinapakalat nila yung kalokohan nila, anong gagawin natin? Kalabanan natin. Hindi takot ka. Okay, so labanan yan. Mga tatay, may labanan, paglaban nyo yung mga anak nyo, dalin nyo sa church. Hindi yung tinamad lang sila, ikaw tinamad ka rin. Labanan yan. Paglaban mo. Amen? Labanan mo kung ano man yan, yung kasalanan. Sabi dito kanina, banal ka dapat. Hindi makita sa'yo. Kailangan paglaban mo. Amen? And then ngayon, pasalamat ka kung may tatay ka. Amen? Sino ligtas na dito ulit? Pasalamat kayo sa tatay nyo. Ama. Amen? Ganun din kung may tatay pa kayong physical. Amen? Mahalin natin sila dahil sila ay parang picture ng Diyos Ama. Kung di mo kayang mahalin yung tatay mo ngayon kasi mayroong kapintasan, eh paano ang ama? Minsan pinipintasan na sanlibutan. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Yung mga salita, Panginoon, napaganda, Lord, ng mga ama. Salamat mo sa aming mga ama. But especially, Lord, kayo palang pattern namin. We pray na kayo po'y aming mamahalin yung mga batas. Minsan parang mahirap para sa amin, but nakita namin ang tamang ama, maayos na ama, talagang may mga rules,
siya ay matapang, siya ay nag-reward, siya po ay namamalo din. Pero siya ay leader, siya po ay hindi niya pinapahintulot ng wickedness. Siya din po ay ang kaligtasan ng Panginoon na sa inyo. So we pray na ito i-drop namin lahat bilang mga tatay na ang pater na sa inyo na Panginoon. Kayo po ay manampalataya sa inyo, kayo po ay gagaya sa inyo. Sa aming mga babae, wala pang asawa, maghanap sila ng maayos na asawa na mahal kayo, mahal ang inyong salita, Panginoon, mga Kristiyano rin, especially Baptist, Panginoon, nagmamahal sa inyong salita. Sila po ay para magkaroon sila ng favor sa inyo, submit sila mga babae sa kanilang asawang lalaki. Mga bata, Panginoon, submit sa mga tatay na maayos. Kung hindi maayos, mag-pray kami, Panginoon, maligtas din mga tatay namin, kung hindi pa. Kung ligtas na Panginoon, may kapintasan pa sila, hindi perfect, perfection. Sila po ay mag-improve din sa biyaya niyo, Panginoon. Ganun na pong bawat sa amin. Kaya pong malalati, salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.